No Stephen Curry, no Draymond Green, no problem yan para sa team ng Golden State Warriors. Tinalo nga nila ngayon sa laban nila ang team ng Detroit Pistons para nga umangat sila sa 14 wins at 3 game winning streak na sila. Kahit na yan mga idol, wala nga ang superstar na itong Golden State. Itong nanguna sa kanila ay ang kanilang mga batang player, itong si Jordan Poole at si Andrew Wiggins. Si Jordan Poole mga idol ay may 32 points nga sa laban na ito, 59% sa field goal percentage niya. At ito naman si Andrew Wiggins, very solid game with 27 points. Si Belit sa mga idol, malaki rin ang tulong with 14 points. At para naman dito sa team ng Pistons, ang nanguna nga sa kanila ay si Frank Jackson. Meron siyang 27 points at ang kanilang rookie naman na si Cade Cunningham ay meron niyang 19 points and 6 assists. At para nga mga idol dito sa team ng Warriors ay ito nga ay isang statement game. Pinatunayan nga nila sa panalong ito na kahit nga wala ang kanilang mga superstar ay kaya pa nga rin nilang manalo. So magandang confidence booster nga rin ito mga idol para dito kay Andrew Wiggins at pati na rin kay Jordan Poole. At para nga sa ating next game mga idol, Los Angeles Lakers kinaharap ang team ng Boston Celtics ngayong araw na ito kung saan ang final score ay 130-108. Nakuha nga ng team ng Boston Celtics ang panalo at ngayon meron na silang 8-8 record. Ang Lakers naman ay 8-9. Nanguna nga para sa Celtics mga idol si Jason Tatum with 37 points. Ito si Smart ay may 22 points at si Schroeder ay may 21 points naman. Para naman sa Lakers si AD mga idol dominant game with 31 points. Si LeBron very solid sa kanyang pagbalik with 23 points. Pero sa laban ngang ito mga idol, kitang-kita ang malaking problema kinakaharap na itong team ng Los Angeles Lakers. At ayun nga ay ang kanilang perimeter defense na 2 years ago, isa yon sa kanilang mga strength as a team. Sobrang basic na nga lang sa pagdrive itong sila Jason Tatum, sila Schroeder at si Smart sa depensa ng Lakers. At sa matchup ngang ito mga idol, kitang-kita mo na namimiss nga ng Lakers ang depensa nito ni Alex Caruso, ni KCP at pati na rin si Kyle Kuzma pagdating sa perimeter. Pero nga ngayon mga idol, wala na yung mga player na yon at dagdag nga ito sa mga problemang kinangarap ngayon ng Lakers early season. Pati na nga rin mga announcer ng ESPN mga idol ay napansin ang problemang ito. Yung perimeter defense daw ng Lakers ay hindi ganun kagandahan, hindi katulad ng mga nakaraang taon. So yan nga mga idol, ngayon ang problema na itong team ng Lakers. Sa tingin nyo ba masusolusyonan nga nila ito nang walang ginagawang trade? Komento nyo lang mga idol ang inyong mga opinion at yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!